Magandang araw mga kaibigan, Luzon, Visayas at Mindanao at sa ating mga kababayang OFW. Kumusta po kayo dyan? At syempre, isang mapagpalang araw sa ating mga kapatid na ka-business at mga kapapi. Sa muli po, ako si Taong Galak at ito na naman po ay isang panibagong reaction video. So yung mga ka-business, makikisuyo po, pakisuportahan natin si Taong Galak, no? Yan, Taong Galak. Yan po ay reactor ng ka-business official at Papa Dean's TV. Nagpaalam po yan mga ka-business, ayun na, pakisuportahan po natin siya. Taong Galak. Opo. Salamat po na marami, God bless po. Bueno po mga kaibigan, nagbabalik po tayo at siyempre sa pagpatuloy po, akin pong nilalambing sa inyo na sana po kung hindi niyo po, nakadao pang palad ka business official, ka business family at Papa Dean's, paki-follow po at sila po ang ating binibigyan ng reaction video. Alam niyo po mga kaibigan, maaaring ang reaction video na ito ay isa na naman po ang kakaibang reaction video, medyo seryosong tipo ng ating reaction. Ito po ay patungkol sa pagtatahi-tahi sa buhay ni Bong. Parang puzzle. Di ho ba? Kung inyo pong matatandaan, yung sinabi ko po doon sa aking nakaraang reaction video, natukoy ko po at nabanggit ko na ito ay isa ng pagkakataon na ibinigay ng Diyos para unti-unti nating mabuo ang kwento ni Bong at makilala natin dito. Hindi nga ho tayo nagkamali dahil matapos po makita ang video na yan, nagulat si ka-business. Nagulat siya sa mga revelasyon at kaagad niyang pinuntahan yung taong nagkwento. At dito nagulat tayo dahil pinatunayan sa pamamagitan ni tatay yung nagkwento doon sa buhay ni Bong na mayaman sila Bong. May dalawang bahay at malawak ang kanilang lupay. Kanya nga lang mga kapatid, ano ang nangyari? Ito yung ano eh. Matapos magkaroon ng karamdaman ng kanyang nanay at mapariwara si Bong mapunta sa lansangan, ano ang nangyari sa mga ari-arian ito? Ano ang nangyari sa mga naiwan nilang yaman? Ito ngayon mga kaibigan, ang isa sa pinupunto ni ka-business. At sinabi niya na pipilitin niyang mahanap ang mga kasagutan. Sa pagkakataong ito, isinabay na po ang panawagan na sana kung may mga taong nakakakilala kay Bong at may pagkakataon na makapagbigay ng mga impormasyon upang sa ganun ay mapagtahi-tahi at tuluyan ng mabuo ang pagkatao ni Bong. Naway makipag-ugnayan tayo kay ka-business. Sa pagkakataong ito mga kaibigan, tunay ang sinasabi natin, maswerte si Kuya Bong. Dahil una, sa loob ng mahabang panahon na nawalan siya ng pamilya, namuhay sa lansangan, nakuha siya ni ka-business. Ano po kaya ang magiging buhay ngayon ni Bong kung hindi siya nakuha ni ka-business? Kung hindi sila nagpangit, baka tuluyan ng nasira ang kaisipan ni Bong or baka wala na siya. Pero ngayon, hindi itinadhana o ipinagkaloob ng Diyos, hindi hinayaan ng Diyos na ganun ang mangyari. Ipinagkaloob siya sa kamay ni ka-business at naniniwala ako na ang pagtatagpong ito ay hindi isang ordinaryo, kundi ito rin ay isang misyon ni ka-business para maging gabay sa buhay ni Bong. Nang sa ganun ay mapagtagpi-tagpi ang mga natitirang kwento na hindi pa natin nalala upang sa ganun ay mabuo ang pagkatao ni Bong. Maswerte ano? Maswerte tayo. Dahil may isang ka-business na bagamat hindi man niya tunay nakadugo si Bong, ay nandyan ang kanyang pagmamahal at itinuring niyang anak. Again, sa vlog na ito, kung mapapakinggan natin, sinabi ni ka-business na ginagawa niya ito hindi dahil interesado siya doon sa mga naikwintong yaman, kundi dahil gusto din niya mabuo ang pagkatao ni Bong. Sana may mga taong magbigay ng impormasyon sa ganito. Tayo nasa balang ng alanganin sa gayon, no? Madami akong mga iniisip. Madami akong mga, kumbaga mga question. Bakit?
napagkaintensibo ng pagkakataon. Alam nyo yung panahon na meron palang mga nangungupahan sa bahay nila? Bakit di man lang sila nagmalasakit nung nasa lansangan na si Bong? At hanggang ngayon, I do believe siguro kung nakikita nila ito o makikita nila itong mga vlog ng Kabusiness, maaaring makapag-isip-isip sila. Hindi talaga natutulog ang Diyos, mga kapatid. Sa kwentong ito ni Bong, madami tayong aral na makukulot. Una, kung isa kang tao na dumadaan sa maraming hamon at pagsubok sa buhay, katulad sa mga nangyari, eh Bong, magtiwala ka lang. Magtiwala ka lang doon at ipagkakaloob din sa iyo ang mga kaginhawaan at kasagutan. Ako lagi kong sinasabi na darating ang araw, pinaninindigan ko talaga na darating ang araw, mag-i-inspired si Bong sa higit na karamihan. Although ngayon nakaka-inspired na ang kanyang kwento, pero kapag nabuo ang kanyang pagkatao, mas lalo siyang makakapag-inspired ng mas marami. Pinaninindigan ko yun. Although parang kumbaga ito ay isang theory, ito ay isang teorya ko lang, pero ito po yung nararamdaman. Hindi ako nagkamali nung sinabi ko na ito ay isang umpisa ng pagtatahi-tahi ng kwento ni po. Ito na nga po, nadagdagan, lumaktaw na sila Kabusiness upang alamin sino-sino ang mga taong nakapalibot sa buhay ni Bo nung panahon na mayroon pa sila. Naway gabayan si Kabusiness, ano po, pangalagaan na mabuo ang puzzle na ito. At sa lahat ng mga taong nakakaalam sa kwento ni Bo noon pa man na nandyan, naway makipag-cooperate tayo. Sa tagal ng panahon na nawalay si Bo, nawalay sa pagkakataon na maging mapayapa at maunlad ng kanyang buhay, na pariwara yun dahil nandoon siya namuhay sa lansangan, this time, ibigay naman natin ang kaginhawaan para sa kanya. Lagi kong sinasabi, itong si Kabusiness ay hindi ordinaryong vlogger. Lagi kong ginagamit ang salitang divine intervention. Bakit kamo? Dahil si Kabusiness, siya lagi ang parang binibigyan ng pagkakataon at mandato na gawin mo ito para sa isang pagbabago. Marami pong salamat muli, Kabusiness and Mrs. Kabusiness. Pero mga kapatid, ito po ay isang napakalaking hamon. At marami pa pong babaybayin ang kwento nito. Pero naniniwala ko sa suporta ninyo at sa lakas ng social media, mapapabilis na mabubuo natin ang pagkatao ni Pong. Dito, masigit natin kailangan ng malaking suporta para kay Kabusiness. Sapagkat malaking hamon ito. Hindi natin alam sino-sino ang mga nasa likod ng pagbebenta ng kanyang mga ari-ari. Kahit pa sabihin natin sumugal si Kabusiness dito, tinaya ang kanyang buhay at pagkatao, ang magiging kalakasan lang niya ay ang pananatili nating pagsuporta. At sabi ko nga, stand, manatili tayong nakatayo para kay Kabusiness, para kay Bo. Nandito na tayo sa punto na unti-unti na nating binubuo ang pera-perasong pagkatao nito. Maraming salamat po, Kabusiness. Maraming salamat sa puntong ito. Subaybayan, napakagandang subaybayan ang buhay nito. Mula sa isang mahirap, mula sa isang mayaman, napunta sa pagiging mahirap, ngayon ay unti-unting bumabalik upang kunin kung ano ang nararapat sa kanya. Ang pagkakataon na ipinagkait sa kanya, ang kaginhawaan na inagaw sa kanya, maraming nagsamantala sa kahinaan sa buhay ni Bo. Sa aking theory, mga kapatid, maaaring kumbaga na sinadya na lang na hayaan siya, mapariwara sa lansangan upang mas lalong masira ang kanyang kaisipan. Nang sa ganun ay hindi na niya mabalikan kung ano paman mayroon siya. At tuluyang makamkab ng sinumang taong nagnanais na o nagmanipula sa ganitong klaseng sitwasyon. Alam niyo po, isa po sa napakagandang mangyayari, mga kapatid, ano? Tulad ng sinabi ko na ang pagbabalik ng ang pagtatagpi-tagpi ng pera-perasong pangarap ni Bong, unti-unting bumabalik ang kanyang kamalayan. At dahil dito, unti-unti niyang naaalala ang mga nakaraan. Isa po 'yun sa magandang kwento dahil walang ibang makakapag puno, kumbaga, para mabuo 'yan. Is
Sibong itself, dahil siya yung nakakaalam ng kwento plus yung mga taong nakapalibot sa kanya na may malasakit sa kanya. Naway madagdagan pa no, ang mga taong magmamalasakit sa kanya. Hindi lang itong si tatay na kanyang pinuntahan, itong mga asawa na pinuntahan ni Kabisnes. Naway mayroon pa. Naway sa susunod na mga araw, sa susunod na mga vlog ni Kabisnes, ay mayroon pang madagdag na mga revelasyon mula sa ibang mga kaibigan nila na magbibigay ng kumbaga testimony upang mabuo. Dahil alam ko kung si Kabisnes lang ay medyo mahirap dahil mangangapa siya kung saan siya. Although may hint na tayo ngayon mula doon kay tata. Pero mas mabisa siguro, mas magiging mapabilis at magiging magaan kung mayroon pang taong lalantad at magbibigay ng impormasyon patungkol po sa bagay na ito. Tulungan natin si Kabisnes. Wala pong ibang hinahangad ang Kabisnes, kundi ang maibigay po ang pagkakataon na mabuo ang buhay ni Bong, maibalik kung ano ang nasa kanya. Nang sa ganun po ay tuluyan ng maging masaya si Kuya Bong. Ito po mga kaibigan ay isang quick reaction video. Patuloy lang po tayong magantabay. Patuloy lang po tayong magsubaybay. Sana po mga kapatid ay patuloy tayong nandyan sa pagkakataong ito. Inilalapit ko po sa inyo. Ipagdasal natin si Kabisnes. Ipagdasal natin si Kabisnes na magkaroon ng malakas at masigit pang malakas na kalooban upang mapaglabanan niya itong bagong hamon. Ipagdasal din natin si Bong na sana ay makuha at mapagtagumpayan na niya mabuo ang kanyang pagkatao. Bawat isa sa atin ay nangangarap. Bawat isa ay nais natin. Bukod tanging dasal na lang po ang ating may bibigyan. At patuloy na pagsubaybay sa kwento. Nasa balag ng kumbaga nakahang ngayon ang ating kwento kasi hindi natin alam kung anong kaso. Pero bakit po ginawa ko ang reaction video na ito? Upang sumuporta doon sa panawagan ni Kabisnes na sana po ay makipagtulungan ang mga taong nakapalibot dito. Panahon na para itama ang mali. Panahon na para kung mayroon mang kamalian ay maitama natin alang-alang kay Bong. Isang taong maganda ang buhay na pariwara at namuhay sa lansangan. At this time, kinukup ni Kabisnes at unti-unti binubuo ang kanyang pagkatao. Tulungan natin. Ibigay naman natin sa pagkakataong ito. Sa pinakahuling sandali na kahit man lang, kumbaga, pumikit ang kanyang buhay sa mundong ibabaw, na ibalik natin sa kanya ang para sa kanya at nabuo ang kanyang pangarap na maging masaya kasama sa hinahangad niyang pagbuo ng pamilya. Ako po muli si Taong Alam, mga kaibigan. Magandang araw po sa inyong lahat. Do follow at connect. Do connect tayo, Kabisnes Official, Kabisnes Family, and of course, Papa Nits. Sama natin sa Thinking Panel. Magandang araw po mga kapatid. Paalam pa sa mga.